This is not a testimonial video. This is a revelation. Dahil sa videong ito ay meron akong sasabihin na napaka-importante tungkol sa akin. It won't be easy for me to reveal this because it might change your perspective about me. But let me try. I won't be using fancy edits, flowering scripts, blah blah blah. What you're about to know is the naked truth about me and my content creation journey. This is me, your friendly reminder. Gumagawa ako ng videos ko noon pa man, but not because para sumikat at kumita ko. I love doing it because I want to collect memories. You will find out later why. Sinisave ko ito sa laptop ko noon until one day, nakurap ito, nawala lahat. Fast forward, I decided to put it online. Social media. I begin receiving attention from small people. And then I realized, I'm good at this. I decided to make videos not only for memories, kundi para na rin sa mga followers ko. Pero walang progress sa ginagawa ko. Two things ang nasa isip ko why this is happening. Number one, meron akong hindi ginagawa na dapat kong gawin. Number two, meron akong ginagawa na hindi ko dapat gawin. So I decided to enroll sa isang content creation masterclass bootcamp by House Creatives. I was so anxious that time kasi nga alam ko na madami akong kasabayan na magagaling at successful na mga tao. But I decided na mas mag-focus sa matututunan ko kaysa ikumpara sarili ko sa iba. At saka pares lang naman kami nagbayad ah. Tinuruan kami mula sa pag-develop ng aming sarili, structuring ng content, script writing, editing, podcasting at madami pa. Sulit na sulit ang bayad. May foods and drinks eh. At saka sinusulit ko talagang bayad ko. At nagtagumpay naman ako. Hoy, hindi ako burout ha. So, ito na nga friend. After nung bootcamp, ay in-apply ko lahat ng natutunan ko. Pero wala effect. Hindi naman nag-improve ang views and followings ko. So, bumalik ako sa 2 reasons kung bakit hindi nag-i-improve ang pagko-content ko. Meron akong ginawa na hindi ko dapat gawin at meron akong hindi ginawa na dapat kong gawin. So, bumalik ako sa notes ko at umattend ako ng weekly Zoom training ng mga coaches. Ang tawag doon ay accountability call. Kasi kahit graduate ka na, ay hindi ka nila pababayaan. Meron pa rin weekly training para ma-refresh ka sa mga turo nila. Naalala ko pa nga yung sabi ni Coach Darbs na content creation is not a split pizza kariton. Basta English yun. Ang importante, maging consistent ka. Ah, naalala ko na. Content creation is not a sprint. It's a marathon. So, nung tinuloy-tuloy ko ang paggagawa ng content consistently 3 months, ay boom! Naging millions ang aking views sa mga videos ko. Hindi lang po isang beses, pero madaming beses na. I have now 30 million accumulated views sa lahat ng videos ko. Nagkaroon ako ng almost 80,000 followers sa Facebook at almost 70,000 followers sa TikTok. Because of pagko-content, ay first time ko din naging guest sa TV, sa show ni Coach Chinkitan na Chink Positive sa TV5. Well, here's the thing. For the first time sa buong buhay ko, ay ngayon ko lang to aaminin sa videong ito kung ano yung totoong tungkol sa akin. I was diagnosed with ADHD. There you go. It's not a joke. I am a PWD. Actually, here are the confidential records and results ng aking test. For the past years of my life, I never thought that I was challenged with this. Iba pala mag-process ang utak ko. Kaya naman, I always wanted to express my thoughts. Kaso lang natatakot ako. Kasi, baka ma-misinterpret ako ng mga tao. Dahil, patalon-talon yung mga nangyayari sa utak ko. May mga times na rin na naisip ng iba na weird ako. Kasi lahat ng bagay na lang nakikurious ako. Way back then, akala ko ang pag-create ko ng videos ay paraan ko para mag-save ng memories. Pero hindi lang pala yun. I realize I create contents as my therapy for myself to express my colorful and magical mind and hoping that my videos could be a message to the souls who needs it. Content creation is now my way to be more free of being who I am. Well, this is a friendly reminder. Your friend that reminds. Maraming salamat po.